Dalawang bagyo at isang low pressure area ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility. Kaugnay niyan, makakapalam natin live si Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po, Miss Ana. Yes, magandang umaga, Sir Argo. Ganda po sa ating mga taga-subaybay. Posible ba magpaulan sa bansa ang bagyong Julian? Tsaka saan-saan po kaya? Yes po, itong bagyong si Julian ay nandyan nga po sa may bahagi ng extreme northern Luzon sa kasalukuyan. So inaasahan po natin na ngayong araw pa lamang itong bagyong ito ay posible na po magdulot ng maulan na panahon dyan sa may bahagi po ng Batanes, pati na rin po sa may Cagayan at sa may kasama na po dyan yung Babuyan Islands at sa may bahagi po ng Apayao. At sa mga susunod na araw, dahil nga po medyo bababa yung track nito, posibleng buong Cagayan Valley, Cordillera Region at Ilocos Region ay makaranas din ho ng mga pag-ulan dala nitong bagyong si Julian. Miss Ana, posible mang magtaas ng wind signal dahil po sa bagyong Julian? Yes po, no? Dahil nga inaasahan natin na lalapit po ito at posibleng mas lumaki pa yung kanyang diametro sa mga susunod na araw o sa mga susunod na oras, ay inaasahan natin na magtataas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley ngayong araw. At kapag nag-intensify o posible nga po ito mag-intensify o mas lumakas pa, kaya hindi natin nirule out yung possibility na magtaas po tayo na signal number 2 o signal number 3 sa bahagi po ng Northern Luzon. Tila naglulup po, no, yung track nito ni Bagyong Julian. Sa tingin nyo po, ano po yung dahilan kung bakit ganun yung kilos niya ngayon? Yes po. At dahil po ito dun sa high pressure area na kung saan yun po yung nagtutulak para mas bumaba po yung track nitong mas bumaba yung magiging pagkilos nitong bagyong si Julian. So pag na after po nun ay pag nakalagpas na po yung high pressure area na nagtutulak po sa kanya, tsaka po ulit siya tataaw kikilos pa northwestward o pataas po palabas na ating area of responsibility. Dahil po sa track nito ni Julian, posible po ba na lumalakas pa o lalakas pa bilang isang super typhoon category itong si Bagyong Julian? Yes, mas ang kasalukuyan, Sir Arjo, no, inaasahan natin na intensifying o papalakas po itong bagyo na to. At sa ating latest analysis, posible umabot po ito sa typhoon category. At dahil nasa karagatan, hindi rin po natin nirule out yung possibility na mas lumakas pa po ito. Kaya patuloy po tayo mag-atabay sa mga update po na nilalabas ng PAGASA. Ito po yung tanong ng lahat, Miss Ana, kailan po kaya posibleng umabas ng Philippine Air Responsibility ito si Bagyong Julian? Dahil nga po looping yung track po nito, posible by Wednesday pa po ito lumabas na ating area of responsibility. Masasabi po ba natin na mapapalakas po muli ni Bagyong Julian itong hangin habagat? Ating pagtaya ay hindi na po makaranas o hindi na po masyadong hatak ito ng malakas na habagat. Meron pa rin pero mas mahina na po yung posibleng epekto ng habagat sa bahagi po na ating bansa. At kung i-compare po natin dun sa mga nakaraang southwest monsoon season o nung mga nakaraang bagyo na naghatak ng habagat, itong bagyong si Julian ay mas mahina o weak po yung southwest monsoon na inaasahan po natin na ma-enhance na itong bagyong si Julian. Hanggang kailan po kaya magtatagal itong monsoon rains na naranasan natin ngayon? Ngayong October, or lalo na po by last week na October, no, nasa transition o pa-transition period na po tayo na kung saan from the southwest monsoon, pupunta na po doon tayo dun sa may northeast monsoon season. So transition period po tayo ngayong October to November. Ito naman po, no, matungo tayo sa isa pang bagyo sa Pacific Ocean. May chance po bang pumasok rin po yan ng Philippine Air Responsibility? Yung binabantay po nating bagyo o tropical depression sa labas nating area of responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa na pumasok po sa ating PAR at wala rin po itong direct na epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero posible rin po na humatak rin yan ng habagat o hindi na? Hindi na po natin inaasahan na ito po ay hahatak ng habagat at may kalayuan nga rin po ito dito sa ating bansa. Ito naman po, matungo tayo sa low pressure area na medyo malapit na po sa Philippine Air Responsibility. May chance po ba yung maging isang bagyo? Yes po, yung LPA naman po na ating binabantayan, yan nga po yung nasa boundary ng ating PAR, ay hindi na po natin inaasahan na magiging isang bagyo. So in the coming days or sa mga susunod na oras ay posible na rin po itong matunaw o mag-dissipate. Maraming salamat po, Miss Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po. Salamat po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.